apa ba? Hindi kakarga ko gabi. Pag-iap ni Lolo pa. Ikaw? Idol mo ko, Team Lolo, ano? Pero, oh, nak. Ramente ka ito niyaging kukubos. Tay, baba mo na ako. Anak, may sugat ka o, tingnan mo. Huwag ka kasing nalikot para hindi mahirap tatay nga kargahin ka. Eh, lagi mo naman ko kinakarga kahit wala akong sugat. Lalaki ako, tay. Basta ba, lalaki, nak. Hindi na pwedeng kargahin ng tatay nila. Mahal ka kasi ni tatay. Kaya, hayaan mo na si tatay nga kargahin ka. Sabi pa nga nila, ang totoong lalaki, umiiyak. Eh, ikaw, tay. Ikaw ba nahihirapan? Parehas lang tayo may sugat, oh. Big boy na kasi si tatay, nak. Alam sa Diyos, tay. Inuuna ni Lolo mo ang mga kailangan ko. Niminsan, hindi niya inisip na unahin ang kanyang sarili. Itinatago niya ang kanyang mga sugat sa akin. Huwag kang mag-alala, anak, sabi niya. Ang aking umaga ay puno ng kaaliwan at ligaya. Hindi mo makikita si tatay na nalulungkot. Lahat ibibigay niya para sa kanyang anak. Kung gaano kasaya sa umaga, ay hindi may tutumbas sa kaligayahan ng gabi. Palagi kami nagbabasa ni tatay ng mga salita ng Diyos. Kaya't kami ay natuto ng pagmamahal ng Diyos. Kayo ay maging mapagpasalamat. Yan ang inuulit-ulit ni tatay galing sa Biblia. Sinasabi niya palagi na sa Diyos dapat tayo magpasalamat sa bawat araw. At gabing nagdaan, nakasama mo pa rin ang inyong mga mahal sa buhay. Kaya sa bawat oras nakasama ko ang aking tatay sa mundong ito, ako'y nagpapasalamat sa Diyos. Pero alam kong kahit kontento kami ni tatay sa isang simpleng pamumuhay, kailangan niya pa rin magtrabaho. Nagpapasalamat ako sa pag-iingat ng Diyos kay tatay. Kahit may panahong siya ay pagod na, hindi pa rin siya nawawala ng pag-asa. Hindi kami pinabayaan ng Diyos kailanman. Alam ko, malaki ang sakripisyo ng tatay ko para sa akin. Kaya gagawin ko ang lahat upang iahon siya sa awa at tulong ng Diyos. Chung! Yung tatay mo! Yung tatay mo na stroke! Yung tatay mo na stroke! Ano ba? Stroke! Na stroke? Oo! Si tatay? Dok! Dinala ko ba dito tatay ko? Renato Liwanag po yung pangalan niya. Anak niyo po ako. Ah, okay. Kumalma ka muna, iho. Kalma muna. Ayan. Ah, actually, nasa stable na nakalagay ng iyong ama. Nakaranas siya ng severe stroke, which affected the left side of his brain. Yeah. Due to this, he will, his right arm and feet are paralyzed. Paano po yun, Dok? Makakalakad po ba tatay ko? Actually, he will have problems in balance and coordination. He may or may not recover, but it may take weeks, months, or even years. He may recover fully with the right maintenance and physical therapy. Ano po yung magagawa ko para maka-recover si tatay? As I've said, he will need an extensive physical therapy.
medicine. May dumating na matinding pagsubok para sa aming dalawa ng lolo mo. Ikaw lang ba ang pamilya ng pero ang nasa isipan ko noon ay hindi magpapabaya ang Panginoong Diyos sa amin. Yan ang tanging pinangahawakan ko mula noon at hanggang ngayon. Konti lang, Tay. Kaya na, Tay. Kahit konti lang, Tay. Ito na lang, Tay. Tay, kahit konti lang, Tay. Malakas at may pinag-aawa ko, Panginoon. Nahihirapan ka, kananak. Dahil sa akin. Hindi, Tay. Tatlong taon na ako ganito. Wala na mag-asa. Sabi ng ganun, Tay, dahil alam ko pong may Diyos tayo. Hindi po tayo pinapabayaan ng Diyos. Hinding-hindi ka po pababayaan. Ako po kayo mawawala ng pag-asa, Tay. Ang puso ko'y maasa, tayo'y muling magkikita. May araw na mawawala ang mundo.
ko'y nahulila nang araw na lumisan ka. Ngunit nagtitiwala sa pag-ibig ng Diyos Ama. Lagi akong magsisikap, makakawang buong sipag, matapos ang aking takbo at makapagwakas. Ya, ham ito na. Hasta-kasta. Wala yung magbago ni Lolo. Nasa niya kamatay. Katuod lagi ang piyala ni Lolo. Makaya at ginuhuhay mo ang natana. Ano na mo mga pinag-agiyan ni tatay? Ang mga kakurian. Ang mga panginabunga. Hindi rin namang ginaasahan. Tungod hadto, mas kumapot kami ha Ginoo. Maharam kami nga. Bisan kami nagpukuri. Bisan damon problema. Maharam kami nga. Upod naman niya. Swerte kita, anak. May da kita, Diyos. Na ating makakaptan. Diyos na mabuligan. Salamat sa Diyos, tay, na nakaramay nato niya. Karamay natin, tunay na Diyos ang kanyang kakaroon. Mga galak sa pag-asa, magmatiisin sa kapighatian, magmatiyagain sa pananalangin. Roma 12:12. Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo upang kayo magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanlibutan ay mayroon kayong kapighatian. Ngunit laksan ninyo ang loob. Aking dinaig ang sanlibutan. Juan 16:33. Sa'yo